Follow up. At saka, sinong magdadala ng mensahe ng Diyos? Ito yung ating napaka anong tawag dyan? Napaka-sinsiridad na ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tanong dito kung sino ang magdadala ng Evangelism series po tayo, mga kaibigan ko. Ah, ngayon, ang tatawag natin yung sino yung magdadala ng mensahe? Christian. Ang Christian. Christian is messenger. Oh God. Si ang Kristiyano, siya yung mensahero ng Diyos. Nakakuha niyo. Kailan namatay ang tao? Namatay ang tao. Nung ang tao at saka ang Diyos ay tinatawagan, lagi niyong tatanggan ito. Sapagkat ito ay naghiwalay ang tao. So, ito yung problema natin na malaking problema. Nung ang tao ay naghiwalay sa kang Diyos, ang tao ay namatay physical at spiritual. Physical at spiritual. Hindi niya marinig ang Diyos. Kaya ang tao ngayon, namatay siya, hindi lang siya namatay, kundi, ano yan, ginapos. Meron mo, pinatay ka na, ginapos ka pa. Parang yung pi, ano? Oo, parang yung pi. Ay, sorry po sa lahat. Pinatay ka na, ginapos ka pa. Kaya, tapos tinakpan pa ang tayo mo upang hindi mo marinig ang Diyos. Yung mga pandarayan. Ang Christian, itong Christianong ito, napakahirap nito sapagkat duplicated ito sa panahon ngayon. Duplicated ng mga gawa. Dito kasi, si Satanas, simula nung maghiwalay ang tao sa kang Diyos, naging mandaraya si Satanas. Mandaraya si Satanas. Kailan mamamatay ang tao? Kailan nagsimula nung i-declare ng Diyos na mamamatay ang tao? Magkasala ang tao. Oo, nung nagkasala at nang naghiwalay na. Ano sabi niya doon sa Genesis chapter 3 verse 19? Yamang sa alabuka nanggaling, sa alabuka babalik. Ibig sabihin, doon nagsimula yung mamatay ang tao. Spiritual. Oh, Adan, yamang sa hindi ka nag... Kaya bakit sinabi ng Diyos yun? Hindi siya nagsisi. Tinuro niya yung babae. Babae ito kasi eh. Di ba? Kaya kung isan, ang tao, di ba likas na pag ang tao eh, namana natin kasalanan. Pag mayroong nagkaroon, ito kasi yung daylan, di ba? Daylan. Ngayon, kahit anong daylan mo sa Diyos, sa parang ngayon, sama-sama na kayo sa impyerno. Wala nang ano dito. Sabi nga eh, pag dumating ang mga salo, kahit anak ni Hob, kahit anak ni Noe, wala sila maliligtas. Tama-tama na sa impyerno kasi ang impyerno ngayon mayroon din ginawa na lawang impyerno. Dahil ang tao maraming sinisilang, hindi nagsisisi. Gumawa ang Diyos ng tinatawag nating Gehenna. Dati kasi yung halis ng pagdurusa ay nakita ng Diyos na hindi nagsisisi ang tao. Gumawa siya ng dagat-dagat ang apoy. Sabihin sa Facebook, hindi na kasi ang tao sa impyerno. Hindi yung totoo. Mayroon pa nga walang laman yung Gehenna. Yung dagat-dagat ang apoy sa final judgment, ito gagamitin ng Diyos. Lahat ito. Ang ibig sabihin itong Christian is messenger of God. Siya yung tagapag-alaga. Ang born-again Christian, ano ang ibig sabihin ng born-again Christian? Ha? Bagong buhay ba? Ipinanganak ng born. Oh, ang born again kasi, ano ba? Born again. Sinasabing born again, parang maliliit yata ang ating mga born again. Ang ibig sabihin ng born again, binagong buhay. Ay, born, ipinanganak na again muli. Ngayon, ang ibig sabihin ko, ano ang interpretation nito sa atin? Sige, basahin natin sa John chapter 3. Yung regular dito ba yun? Ah, yeah, 1.
1 chapter 3. Ano ang sabi diyan? May isang Pariseo na puno ng mga Hudiyo at nangangalang Nicodemo. Sinabi sa kanya ni Jesus, nagsadya kay Jesus sa sinabi niya, nalalaman po namin na isa kang guru mula sa Diyos sapagkat walang magagawa ng mga kababalagang ginawa ninyo malibang suma sa kanyang Diyos. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-aharian ng Diyos. Paano may papanganak ang namuli ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok po ba siya sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo, sinabi ko sa inyo, sinabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pag-aharian ng Diyos. Dito pinapakita dito yung tinatawag na wow, born again Christian. Ang ibig sabihin ng born again Christian, yung pagtanggap mo kay Kristo. At hindi lahat ng pumapalagpag, sasabihin natin, pumapalagpag ako, ikaw ay born again. Duplicated ito. Itong born again Christian ay duplicated. Duplicated po ito. Duplicated ito. Yung born again Christian, duplicated ito. Maraming nagpapalakpak, pero hindi na mag-Kristyano. Saan mo makikita ang Kristyano? Basa nga nito ni. Sa Juan, 1:12 hanggang 13. Dito. Sige. Dun. Subalit ang lahat ng tumanggap at tumumpanataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kanilang ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, nung tinanggap niyo si Kristo, naging born again kayo. Ang ibig sabihin ng pagiging born again, nung makipag-isa ka kay Kristo, tinanggap niyo si Kristo. Ano ang tawag sa iyo? Kasi nga, hindi natin masyadong maintindihan. At sabihin, ano ka ba? Ay, ano ako? Ano ako? Ganito ako? Evangelical ako? Hindi na mo maiintindihan ang sarili mo. Ano ka ba talaga? Di ba? Ang ibig ito kasi born again ay sinira ni Satanas, duplicated nga, sinira yan, nasira yan. Yung nung ang Kristiyano ay nakita ang tao nagbabago, na-duplicate ni Satanas. Tignan mo yung mga couples of Christ, for Christ, yung mga insagay, umapalakpak yan, yung mga sabadista, yung mga Hindu, yung mga taong mga hidwa ang pananampalataya, nagpupuri sa Diyos. Kumakanta ng mga born again. Pero ang ibig sabihin ng born again ay, hindi ko din mo, hindi niya naiintindihan. Ang ibig sabihin ng, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, mayroon kang binagong, ano ang ibig sabihin ng Kristiyano? Ano ang ibig sabihin ng born again? Ang ibig sabihin ng born again, napakadali, tatandaan nyo, ang born again ay may binagong buhay. Kaya sasabihin mo, ay, born again ako. Born again ako. Born again ako kung mayroon kang binagong buhay. Eh kung wala, ang tawag dyan ay kung wala, ay ano, born again. Ah, two battles, sabihin natin. Ah, ang ibig sabihin dyan ay, hindi mo malaman kung ano kung sino ang born. Unborn again, Christian, ay mayroong ano? Binagong buhay. Oh, mayroong binagong buhay. Sabi, ano ang sabi sa pangalawang Korintos 5:17? Sino man ang nagipag-isa kay Kristo, siya ay bago na. Wala na ang dating pagkatao, siya ay nagbago na. Makikita natin dito, nung ang Kristiyano, pinapaintindi ko sa inyo, yung pagiging Kristiyano natin ay
makita natin na hindi tayo doon sa kasama sa mga duplicated. Yung halimbawa ay nagaan nyo duplicated, ang mga Kristiyano, nanoduplicate ito, kasama-sama mong kumakanta, pero wala palang Diyos sa puso. Hindi na babago, yung kailangan natin dito yung tinatawag na change. Life. Oh, change your life. Your life, oh. Change your life. Na kailangan mabago ang ating buhay. Kasi kung hindi mabago ang iyong buhay, wala yung tinatawag natin born again Christian. Wala yun, sabihin mo, ay ako po, kaya maraming tao nagsabi, gumapalakpak din ako dyan. Ako rin eh, ano eh. Kasi, meron naman kasi mga taong, pag nagpupuri, kahit hindi Diyos ang pinupuri tao, kukontento, nakikingiti, hindi niya naman naiintindihan kung bakit. Hindi niya naiintindihan. Niloloko niya yung sarili. Pati mga tao doon. Pero ang ibig sabihin, tama yung sinasabi ninyo, pero ang ibig sabihin dito, ang pagiging born again Christian, ay kailangan mong ipanganak sa tubig at saka sa Espiritu. Ano ba ang ibig sabihin ng ipanganak na muli? Sabi ni Nicodemus, si Nicodemus kasi ay isang ruling council. Ang ibig sabihin ng ruling council, si Nicodemus ay, mababasa natin dito sa English kasi, si Nicodemus ay isang ruling council. Ang ibig sabihin ng ruling council ay isang mataas na pariseyo, siya ay leader ng, sabi dito, now there was a man of Pharisee name of Nicodemus, a member of Jewish ruling council. Ito yung ibig sabihin ng ruling council, ay siya ay isang, kung sa panahon natin ngayon, ay congressman. Congressman ang ibig sabihin ng ruling council. Ay, ibig sabihin, role council to amongst peoples or to all peoples. O among peoples, kasi marami naman hindi nakikinig. Pag ginamit kasi ang among peoples, mayroon sila tawag bilang ang taong pinapangaralan. Pag all people, sa lahat ng tao. Ngayon, dito, makikita natin dito na si Nicodemus ay isang leader. Pero hindi niya naiintindihan nung sinabi ni Kristo na kailangan mong ipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig, sa katotohanan. Ang ibig sabihin nito, ang ipinapanganak ng Diyos ay yung kanyang sarili. Limbawa, tinanggap mo si Kristo ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa ayaw mo at sa gusto mo, magbabago ang iyong buhay, yung kalooban mo. Kasi ang Kristo, tatandaan niyo lagi ito ha. Yung Kristo natin, ito lagi niyong nakikita, di ba? Pag si Kristo ang nag-ari, lalabas yan. Nakuha niyo? Lalabas yan. Kung si Kristo ang mag-ari sa inyo, kung sarili mo ang nag-aari, baliktaran natin, kung ang sarili mo ang nag-aari, yung tinatawag na carnal Christian, si Kristo nasa labas. Hindi, nasa loob din. Pero hindi nag-aari. Magmumura ka. Nakuha nyo? Magmumura ka lang. Wala naman eh. Yung sarili mo, pag ang sarili mo ang nasa taas, makasalanan yan. Magkasalanan. Eh, siyempre yung kaisipan mong nasusunod eh. Oo. Ibuti pa ito, dayain ko siguro. Ano? No. Ay, wala ka naman. Lahat na kalukuhan, nandiyan di ba, papalok sa iyo. Salamat, Ginoloy, mga kaibigan kong nanalangin sa kanya. Salamat po sa Panginoong Yesu Cristo. Pagkat si Dudoy ay nakababa ng iyong papel, ano? Salamat. Kanyang pre-request. Thank God. Dito, ibig sabihin, nagapos ang tao ng kasalanan, kailangan niya yung tinatawag na pre-reserve na yung born again. Ang born again ay hindi yung nangihingi dyan sa yun, hindi nangihingi dyan sa palingki, hindi yan ang born again. Ay, paano yung, excuse, paano yung mga, di ba may mga makikita sa palingki, lagi ka naman sa palingki. Gamit ang salita ng Panginoon, ano ba yung totoo o piki kung bakit? Kasi ang alam ko, ang anak ng Diyos daw, hindi namamalimu. Oo. O sila namamalimu. Kasi hindi yan, ano, yan ay pinayagan ng Diyos upang ang tao ay makarinig lahat. Pinayagan sila ng Diyos eh. Kasi sabi, sa huling araw, ipapahayag ang salita ng Diyos sa mabuti at sa masama.
Ayun. Kaya nakikita mo naglalakad ng ano. Pero hindi yan tunay kasi ang Kristiyano tunay. Hindi naman. Nagsabi ko nga sa inyo, duplicated ang born again. Nakuha nyo, duplicated ang born again. Mga kaibigan ko po, na-duplicate ang born again Christian. Ang born again Christian, ang ibig sabihin, nagbago ang kanyang buhay simula nung tinanggap niya si Kristo. Nung pumasok si Kristo sa iyong puso, nagbago. Kasi, imposible na tinanggap mo si Kristo, walang pagkabago sa iyong buhay, hindi ka born again Christian. Kaya nga, born again, ibig sabihin, born at saka again. Ipinanganak ka, sabi sa binasa ni Manoy Tony, nung tinanggap niya si Kristo, sabi sa 13, ipinanganak sila, hindi sa kagustuhan ng laman o ng tao, kundi ang pagiging anak niya ay mula sa Diyos. Yung pag nung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay naging born naging Christian, ipinanganak ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ibig sabihin dito ng tubig, yung paglinis. Paglinis ng Diyos. Sabi ng iba, sa bautismo daw, may nababautismo, mayroon naman hindi nababautismo, naligtas. Di ba yung magnanakaw, hindi siya na... Yung magnanakaw talaga, yung hayag na magnanakaw. Yun. Pero dito, ibig sabihin ko dito, itong pagiging born naging Christian, ito yung kailangan ng taong nag-apo sa kasalanan. Sinong magsasabi kung ang buhay mo ay hindi na ito pa rin ang nasusunod, maipapangaral mo kayo dito? Hindi. Puro pa rin. Kaya kailangan ang buhay mo ay lumabas si Kristo. Kahit sabi, lagi kong inaulit-ulit sa inyo, kahit hindi ka naman masyadong mahusay, hindi naman yung sa napakausay kasi sa Biblia ay walang mahusay na tao. Ang mahusay dito ay ang Diyos. Tama. Diyos ang mahusay dito. Hindi naman tayong mahusay dito. Ginagamit lang tayo. Halimbawa magkakaiba ang ating kaloob. Ikaw ay ito. Halimbawa ang kaloob nito ay magitara. Umaki. O, ikaw naman ay magbikas. Yan ang kaloob sa iyo ng Diyos. Pero dahil sa iyong pagbibigay, maraming nabibless na tao, lumalago sa pananampalataya. Ikaw ay tulad ni Dodoy, aking pinapractice upang pag ako'y namatay, ikaw naman ang susunod na mga aralan. Kasi walang katapusan ito habang tayo ay nabubuhay. Pagkatapusan natin yung mga ano, kung sino naman ang tatawagin ng Diyos sa atin. Kailangan dito, kaya nga sabi ko sa inyo, matintay ito yung lunis. Kasi meron tayong tinatawag na kung Kristiyano ka na. Ano oras ba yung lunis na yun? Alas 7 hanggang alas 8 lang. Umaga? Gabi? Hindi ko naman. Kasi, halimbawa dito kasi meron na kung mga, ang mga born naging Kristiyan, meron siyang tinatawag na ini-inject niya ang salita ng Diyos dito sa kanyang puso. Ini-inject niya yan dyan. Ano, sino ba ang ma-inject ng salita ng Diyos? Halimbawa, Juan 1:12, ganyan na lamang ay sapagkat ang sino man sumampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo, binigyan niya karapatan maging anak ng Diyos. Ito na yun. Pangalawang Korinto, 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya bago na. Magagamit mo ito dito sa nag-apos sa kasalanan, yung born again Christian. Pag ikaw ay preserving ng Diyos, magagamit mo siya dito. Kasi mayroon siyang tinatawag na 3 parts of people. Di ba? Una yung katawang lupa niya namatay, yung kaluluwa niya namatay. Ang sisiran mo, yung God's breath, yung hininga na iniwan ng Diyos. Itong katawang lupang ito, at saka yung kaluluwang ito, palayo sa Diyos. Ay, mas maganda pang hindi na muna ako magsimba, magano ako, mas maganda pang di ako umatin. Maupo na lang ako dito, di ba? Yan ang tao. Kasi simula nung siya ay nag-apo sa kasalanan. Pero kung nasa iyo si Kristo, nagbabago ang buhay ng tao, ay, i-attend ako. Kasi, maka-Diyos ang iyong buhay. Nakuha niyo po. Ang kailangan ko lang dito sa atin, sa pagiging born naging Christian, nagbago ang inyong buhay, i-injikan kayo ng salita ng Diyos. May injik ngayon, ha? Ano ngayon, uso? Babaksinan kayo. Ako naman ay itagapag-inject ng salita ng Diyos. Yan ang gusto kong i-inject sa inyong mga puso. Kasi halimbawa, nasa kalsada ka, may kausap ka,
Halimbawa, sinabi sa'yo, mahal tayo ng mahal tayo. Oo, totoo nga yan eh. Mahal tayo ng Panginoon sapagkat sabi niya sa Juan 3:26, address 16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibot na. Di ba? Eh, binigyan niya ganyan. Mas maganda kung may inji kayong mga salita ng Diyos at magagamit mo ninyo. So, ang born naging Christian ay duplicated yan. Tandaan nyo, duplicated. Hindi lahat ng pumapalakpak ay anak ng Diyos. Sino ang born again? Yung binagong buhay. Yung mga binagong buhay. Yung nabago. Ngayon, ang dapat pag tinanong ka, ako ay born again, pero nabago ang aking buhay. Kasi ang ibig sabihin ng born again, born at saka again, born, ipinanganak, again, ay muli. Ha? Born again. Ayan, ha? Kaya hindi yung sinasabi natin born again, hindi mo naman naiintindihan. Ang ibig sabihin ng born again, pinanganak na muli at nagbago ang kanyang buhay. Maliwanag na, maliwanag. Oh, eh, ang born again ay nagbago ang buhay ng born again. Iyon lang po, maraming salamat sa inyo. Sa isang linggo, ang ating pag-aaralan ay tinatawag na share the gospel of God. Evangelistic and follow-up po itong ating pinag-aaralan ngayon. Ang Kristiyano po, ang born again Christian, na duplicate po yan, duplicated ng mga unbelievers, mga hindi sumasampalataya, ay na-duplicate yan. Kaya makikita mo doon sa Araneta Coliseum, sa Quirino Grandstand. Ang daming mga tao. Kaya yung pinupuri ang Diyos, diba tinatasin lang ang kamay. Ang galing, ang ganda pag nakita mo sa TV. Pagdating doon sa ulihan, may malaki pa ng ribulto doon na malaking malaki. Yung sinasamba, hindi yon. Ang tinatas natin, yung Diyos tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, di ba? Ang Diyos natin dito, huwag po kayong matatakot na i-share ang salita ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay tunay. Tunay ang ating Diyos. Now wait, gusto ko lang malaman sa inyong lahat, o sa ating lahat, gusto ko lang pong maliwanagan. Sa Facebook, sa YouTube, sa anpaman ng mga internet natin, gusto ko pong maliwanagan sa umagang ito na ang born again Christian ay mayroong binagong buhay. Simula nung tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng inyong buhay, nagbago ang buhay. Kasi kung hindi mag-aari si Kristo sa puso ng tao, ang lalabas dyan ay masama. Ngayon kung si Kristo ang nag-aari sa inyong puso, puro mabuputi ang lalabas dyan. Mayroon nga dyan talagang pagkaano, yung mga taong mga sa palingki. Tulad nung, ano ba yun, nagdidibati sa Facebook, panayang mura siya. Sabi niya, kuya, huwag ka magmumura, ha? Nagmura. Yung lalaki, panayang mura. Sabi niya, huwag kang magmumura, minura din siya. Ay, namo, huwag kang mumura din siya. Sabi mo, hindi ka magmumura, ay ka nagmumura. Ay, ka, talaga, di ba? Panayang mura. Hindi yun ang ating, kasi ang kanilang sarili ang nasa front ng kanilang puso, kaya sila ay mura ng mura. Ngayon, ang ibig ko sabihin, si Kristo ang paghariin natin sa ating buhay, sa ating puso, upang magkaroon ng kapayapaan. Halimbawa, kung si Kristo ang naghahari sa ating puso, ang ating pamilya ay kukupin natin ng kabutihan. Kukupin natin. At ito, pagsalamat ako kay GB at TGM. Ito ay magaling na tao. Sapagkat ito ay aking ang papraktisin, ay hindi pa dumarating ang ating mga request sa Diyos. Ating request sa Panginoon na ay drums at saka gitara ay tuturuan itong dalawa. At magpukpok ng drums. Kung pinupukpok niya mga ano sa drums niya, pukpukin ang martilyo naman doon sa amin eh. Martilyo eh sa atin yung pangkakas. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga Kristiyano ngayon ay duplicated ng masasama. Pero ang gusto ko lang po sabihin, ang tunay na born naging Kristiyano ay mayroong binagong buhay.
Yun ang tinatawag na the result of salvation is a changed life. Yun po, kung talagang ligtas ka, nagbago ang iyong buhay. Maganda kayo, sapagkat ang mga born again Christian, nagbago ang kanyang buhay, yun ang gagamitin ng Diyos. Yun ang gagamitin ng Diyos sa mga taong nagapos ng kasalanan. Kung bagay, yun ang pantanggal ng gapos mo. Oo, yun ang pantanggal ng gapos ng yung salita ng Diyos na nagpagapos sa tao. Yun ang tama yung sabi mo. Kapag ang katotohanan ng nalaman nila, sila'y mapapalaya. Napapalaya sila sa pagkagapos ng kasalanan. Mahuhulog yan sa impyerno. Kawawa yung mga taong iyan. Kaya yung mga Kristiyano na naliwanagan, tayo ang gumawa ng paraan upang sila rin maabot ang salita ng Diyos. Kurin ang Panginoon sa umagang ito. Gusto ko lang pumulitin sa inyo na ang tunay na born again, tunay na Kristiyano, mayroon pong binagong buhay. Huwag kang maniniwala dyan sa mga taong palakpak ng palakpak sa Diyos eh. Hindi naman nababago ang buhay. Wala yan. Ang tunay na Kristiyano ay mayroong binagong buhay. Tandaan niyo po, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ang Kristiyano, sabihin niyo po dyan, kahit malayo, ang Kristiyano may binagong buhay. Ngayong umaga ay... bago tayo magtapos, may babasahin si Manny Basyon para kay Michael Durondo. Durondo ba? Durondo. Sorry, sorry. Sorry, Michael. Oh. Ah, sige. Ang Michael Dondoyana, ito po yung gustong malaman. Ang taong tamad ay lagi nakatihaya. Kaya't siya ay magugutom na walang panlagay sa sikmura. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang dinadahilan, may liyon sa daan. Kawikaan 19, verse 15, at saka 22, verse 13. Salamat po sa lahat. Tayo ay umawit sa Panginoon.